So yun nga guys, bali papunta na tayo ngayon sa mismong statue na yon. So sorry to say, hindi tayo pwede mag-drone. So tara, nakarinan natin, medyo malaya. Ayun pa guys, so doon pa tayo maglalakad. Ganda ng puno. Sarap lumilim. Mukha ko sa inyo, pag nagpunta kayo dito, make it sure naka long sleeve kayo. Dala din kayong tubig kasi napakainit. Sobra. Medyo malayo kasi lalakar. Niingal na naman ako. Kasi may dumadaang sasakyan. Tsaka yung motor nyo, hanggang doon lang sa baba. Mga sasakyan lang yung pwedeng ipanik dito. Eh, alauna na eh, kaya sobrang init. Tingin ko kahit umaga din kayo magpunta dito, ganun pa rin. Pero nakakalungkot. Bawal mag-drone. Sayang, di ba? Kasi daw, hindi pa daw to tapos gawin. So, yung privacy nga naman. So, tumula tayo. Tara. Ganda, oh. Ayan, dyan sila nagpa-park. Park. Ito sa dagat. Grabe, iningal ako. Mayang konti, ang init. Sobra. Ayan, guys, ang dagat, oh. Ganda. Mahinahon. Pero tara, panik muna tayo dun. May mga katulad tayo naka-jersing in. Nahihiya ako. Patayin ko muna. So ayun na nga guys, so, mga ano pala natin sila. Kasyosyo. So paras natin sila, mga imprint custom. Kaya lang may bad news ulit. Sabi nila hindi daw makakapasok dyan sa ano na yan, statue na yan, kasi sarado, wala daw kasing misa. Ano ba yan? My God. Tignan na lang natin. So check na lang natin kung ano yung makaya nating maabutan. Napaka-init, promise. Ganda mag-picture dito. Dala nga kayo ng tubig. Ang lalaki ng hagdan. Lord, gawin ang dami kong dala. May tripod pa ako. Ah! Buti na lang. Sayang, gendo. Sensya na, iniingil na ako. Kasi taas ng hagdan. Mas mahaba pa.
Kulang na tayo sa workout eh. Sakit pa yung tuhod ko. So, tuloy-tuloy lang guys. Mamaya magpipicture ako dito. Yung mga nakita nyo. Yan. Yan tayo. Mas ang pinaka-background natin yan. Kaya natin yan. Ah! Diba? Sabi ko sa inyo. Layo. Pero okay lang. Maganda naman. Nangangalay na ako. Max, ang ganda oh. Dagat. Pero, yun nga, bawal mag-drone. So, hindi natin makikita yung kabuuan niya sa taas. December 30, 2022. Bawal mag-drone. Sinabi naman tayo ng guard kanina. Long sleep kaya mainit kahit malamig yung hangin talaga slap na pa. Gando nasa tuktok ka na. Simbahan. So, sabi sa'yo walang misa kaya sarado daw. Ay, makikita nyo dito. Yan. Ah! Akala ko ako yung sabihan. So sagda na lang daw ba ako? Ah, bawal, sige. So guys, ang daming bawal ha. Bawal dyan sa helipad daw. Tapos pag bababa kayo, dyan lang, dyan pa rin. Sagda na na yan. Lahat yan sabi ng guard. Pero ito na may nakikita ko dito guys, look. Yan, grabe ang ganda, no? Helipad. Grabe ang ganda. Diba sobrang ganda, guys? Ikutin natin to kasi sir, paikot to eh. Tignan natin kung may kung makakapunta tayo sa pinanggalingan natin. Ayan guys, so may mga construction pa kasi kaya hindi pa pwedeng gamitin yung drone. Wala mag-drone, tsaka may security, so hindi ka talaga makapag-drone. Ayan. Ito yung simbahan, pero sarado kasi walang misa. Iikot ka lang talaga. So guys, wala. Iikot ka lang talaga dito. Wala talaga mapupuntahan. Pero pinakamaganda pumunta dito is Sunday. Kasi pag Sunday bukas to. So ngayon wala talaga. Ano ba ngayon? Thursday, di ba? So wala. Wala tayong asahan. At least napuntahan natin to. Alam natin maganda. At mas gaganda pa kasi may mga ginagawa pa dito. So check nyo to.
So yan lang yung meron. Pero hanap tayo ng 360 view na maganda. So dito na lang muna kasi wala tayong ibang ikutan nyo lang talaga. Sorry guys. So ako muna. Selfie muna ako. Then alam nyo na. Ay na nga. So nandito ako ngayon, mag-isa ako dito. Tingnan nyo naman, ayan. Yung tripod ko lang, pati yung cellphone ko, tapos iba kong jersey, dala ko. Ngayon, dito kasi walang tao, pero hindi nila alam. Ang ganda-ganda ng view dito. Ito lang naman yung nakikita nyo, yan. Yan yung ginagawa kong background. So kanina pa ako dito, picture lang ako ng picture, palit ako ng palit ng damit. Tapos, walang abala kasi yung sasakyan. Sa kabilang side naman dumadaan. So solo-solo ko dito. Ewan ko ba din nila naisip na dito mag-picture. Ang ganda-ganda ng view. Yung dagat. Kasi doon, sa harap, sa entrance mismo ng simbahan, palibasa mas maganda yung view talaga doon. Pero ang dami kasing tao. Eh ako nagsiset up lang naman ako ng ano ng camera. Sila kasi may taga-picture talaga. So naiilang ako. Tapos makikita nila magpapalit-palit ako ng jersey, di ba? So parang ako yung nahihiya. Pero ngayon yata medyo wala ng tao, konti-tanti katulad kanina. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo guys. Isa to sa magandang spot para magpa-picture dito. Kahit sabi mong sarado yung simbahan, okay lang. Kasi wala naman tayo magagawa eh. Linggo daw totoo. Tuwing linggo lang siya nag-open kasi nga may misa. Ngayon wala. Eh, yung off ko kasi tumapag ngayon. Kaya wala talaga akong choice. Pero okay lang, sulit naman kasi ang ganda ng view. Kasi mga nakuha kong picture, grabe. Pang Instagram. Or Instagrammable talaga siya. So, binigyan ko lang kayo ng idea. Basta hanap lang kayo ng magandang angulo. So, tignan nyo. Ayan. Ayan yung mga gamit ko. Ayan. Yung jersey kong pinapalitan. O. Diyan lang nakalagay yung gamit ko. Tapos ayan, ayan talaga yung pinaka-background ko. O, diba ang ganda? Mamaya, dun sa hagdanan, kukuha ko dyan ng spot. Kasi ang ganda rin maging background nun. Ayan. Mga bundok-bundok na yan. So, ito pa lang yung first spot na ako sa... Ay! Saan ako nag-picture. Mamaya ulit, hanap pa tayo. Bawasan lang natin ng tao kasi medyo marami talaga. So, dito muna. Mamaya na lang ulit. Babush! Hi guys! Ito na. Bali, natapos na ako dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na maraming tao. Okay? Tignan nyo kasi. Yan. Yan yung mga taong malalood sa'yo pag nagsaselfie ka dito. So, nakakahiya, di ba? Ako kasi medyo nahiya ako pero wala akong choice. Kailangan ko talaga mag-picture. Pero ito yung pinakamagandang spot para mag-picture ko kasi kita mo naman guys yung dagat, di ba? Yan yung pinaka-background mo kung sakaling dito ka mag-picture. Yan. So, gamit na gamit ko tong spot na to kasi wala na masyadong tao. Pero meron pa akong isang katambayan. Para magpa-picture doon sa hagdanan. Maganda rin doon. Kuhaan lang talaga ng magandang angulo. So, pag mas maganda may kasama kayo. Kasi yung ginagawa ko, ito lang kasama ko yan. Diba? Pero okay naman. Sulit naman. So, binigyan ko lang kayo ng idea. Kasi wala akong mabibigay sa inyo ng magandang view eh. Na maliban dito. I mean, yung drone ko. Hindi ko magagamit. Kasi bawal nga mag-drone dito. Kasi nga yung privacy ng simbahan. Dahil under... ano siya, construction, diba? Hindi siya pwede talaga ipakita. So, wala tayong choice kundi sumunod dun sa rules nila. So, baba na ako para dun naman tayo sa pangatlong spot ko. Binigyan ko lang kayo idea para pagpunta nyo dito, alam nyo na kung saan kayo maganda o saan kayo mag-picture. Kung saan yung mga, saan yung may mga magandang background. Tsaka yung pwedeng picturean kasi hindi pwede lahat picturean dun sa helipad. Bawal dun.
So yun lang naman. So ito guys, nandito ako ngayon sa hagdan yan. Papakita ko sa inyo. Yan. Tapos yun, nakikita nyo yan. Yun yung pwede nyo gawing profile. Ay, a profile. Yun yung pwede nyo gawing background. So yun yung ginawa ko. Mamaya papakitaan. Makikita nyo naman dyan yung mga sample picture ko para may idea kayo. Yun lang talaga yung mabibigay ko. Wala na kasi sarado pa yung simbahan. Walang misa. Inuulit-ulit ko po yan. So yun lang. Yung tatlong spot na yun yung pinakatalis para picture. So baba na ako. Kailangan ko lang umuwi kasi 4 hours sa biyahe ko. Magmula dito hanggang sa bahay. So yun lang muna. Mamaya na lang ulit. Hi guys! So, eto na yon. This is it! Naikot ko naman siya, hindi nga lang tayo nakapag-drone, tapos hindi rin tayo nakapag-misa. Pero nag-pray na lang tayo, nagpasalamat na lang tayo sa lahat ng blessing na dumating sa atin. So, yun lang yung may share ko sa inyo sa ngayon, yung mga spot din na pwede pag-picturean. Kasi wala talaga. Pero natitiyak ko, napakaganda nito sa drone kasi dagat, tapos may overlooking, di ba? Panigurado yun kasi... Bawal talaga tayong lumabag sa rules nila eh. Kaya sundin na lang natin, 'di ba? Para makabalik pa tayo. Pero okay lang, bawing-bawi naman ako sa mga picture. 'Yun lang souvenir, okay na ako doon. Tsaka bawal dito magdala ng food. Wala akong nakitang kumain dito. Talagang pasyal lang talaga. Kaya sabi nila, yung basura mo labas mo din. Parang ganyan sinasabi. Smoking, di ko sure. Pero parang wala din ako nakita nag-smoke. 'Yun, number one, drone bawal, basura bawal. Yun lang, wala na. So, may tinuturo si Kuya Overlook. Eh, madadaanan ko doon. So, baka tumigil ako doon para, alam mo na, 360 lang. So, yun lang muna. Mamaya ulit. And, update ko kayo. Ride safe sa akin. So, yun na nga guys. Pauwi na tayo. Pero parang gusto kong dumaan ng Tagaytay. Mag-SB. Alam mo, nakakalungkot talaga. Hindi tayo nakapag-drone. So, inabot tayo ng alas 4. Grabe. So, ito nyo, 4 hours and 51 minutes ang pauwi ko. Hindi pa naman tayo pagod. Malagkit lang. Bigla ako nagutom kasi nakakapagod talaga itong ginagawa ko. Pero, masaya, di ba? Sana kayo din nag-enjoy din kayo. Bisin natin yung camera. Up. Ang biga. Panto. Oh, shit. So, tara na guys. Uwi na tayo. Bakbak ang biyahe na naman. Mas matagal pa yung biyahe ko kaysa sa ginala ko dito. Pag vlogger ka kasi, tapos mag-isa ka lang. Hassle pag paalis ka na ng motor mo. Babalik ka ng motor mo kasi lahat ng ginulo mo isi-set up ulit. Ganun yun. So, dito tayo. Punti pa sila may grupo. Sabi ni Kuya, mayroon daw overlooking dyan. Ewan ko kung saan yun. Baka ito na yung sinasabi niya. Overlooking, pero I'm not sure. Sabi ni Kuya, dito rin daw yung palabas pa uwi, pero parang wala sa Google Map. Hindi ko iikot doon. Sana nga may overlooking pa. Willing naman akong hintuan para makapagpa-picture. Hindi ko alam exit. Bahala na. Tingin ka dito. Tamagas, hindi tayo pwede magpagabi, oh. Pakita niya ba yung dadaanan ko? Oh my God, ang ganda-ganda naman. Pakita niya guys, oh. Ganda. Iba talaga ang dagat. Grabe yung lalim nito. Parang may nakaganon sa akin, oh. May daan pa ba dyan?
Pero meron pa nakita ko. Oh my God, sobrang heated naman na. Ba't dito ako pinadaan? Parang lalayo pa ako. So dito? Totoo ba? Ah, yun nga. Wala eh, naka Google Map lang ako tapos parang wala siya dun sa mapa. I mean, di sa wala sa mapa. Hindi ako dun tinadaan ni Google Map, pero yun kasi yung right way, sabi ni Kuya. Dun talaga exit natin. Grabe, ang ganda ng Batangas. Kung ina-rate ko to, 10! 10 out of 10. Kaya lang, ano lang naman sa drone lang naman ako na nalungkot. Pero hindi ako disappointed sa view. Ganda kaya? Kung alam nila, sobrang ganda. Bye-bye, Mama Mary! Guide niyo po ako sa aking rides! Ayan o guys, oo, ganda! Woo! Overlooking! So ganda talaga pag may drone eh. Tignan natin kung makapag-drone tayo. Hanap tayo ng lugar kung saan tayo pwede mag-drone. Diyan talaga hindi pwede. Wala tayo magagawa. Wala natin sa din yung batas na yun. Baka makonfiscate pa yung drone natin. Wow, grabe, ang ganda talaga guys, oh. Pag medyo maagaga pa, magtatagay tayo ako sa Twin Lake. Mag-SB ako doon, kasi maganda SB doon sa gabi. Tignan ko kung kaya magpalipad doon. Yun na, may kapihan. Healthy, pero hindi mo muna ko. So, ayun na nga guys. So, eto na nga. Success naman yung pagpunta natin sa Batangas. Pero nakarating tayo ng maayos. Pauwi na lang kahit wala tayong drone shots. Woo! Bali, maplan. Uwi na tayo pero pag maaga pa nga sa Tagaytay, ano tayo na mag-SP ako. Magpapalamig lang, di ba? Kahit ang pasok ko bukas alas 6 ng umaga, okay lang. Basta kailangan i-enjoy lang natin ang buhay. Buhay lang naman yun eh. Enjoy mo lang. Para sa huli, wala kang pagsisisihan, di ba? Wala ka dapat pinagsisisihan. Sa zigzag road. Hanap tayo mamaya ng saan tayo pwedeng kung saan natin pwedeng picture ng motor ko. Uy, ang ganda dito ah. Dito sana maganda mag-setup kaso hindi siya safe eh, oh. Walang gutter, ang ganun. Baka may sumalubong na lang sa atin bigla eh. Bang ganda, no? Woo! Sige po, 5 oras biyahe natin. Sabihin natin 5 hours na lang. So makaka-uwi ako mga 10, 11, mga ganun. So dahil dyan, off-cam ko na. Babalitaan ko na lang kayo kung safe ba tayo nakauwi ng bahay. So yun lang, ride safe sa akin. Ride safe. Mga kalakwatsa, eto lang. Bigyan ko lang kayo ng konting info ulit. Pag last 30 minutes nyo na bago makarating dun sa Santa Maria, ingat kayo dito kasi makitid yung daan tas zigzag pa. Sobrang kitid. As in, parang saktong sedan lang talaga. Yung isang linya. Tapos talagang blind spot. Kaya kadali ko bumubusin na ako eh, kasi delikado. Sobrang delikado niya.
Then walang mga ilaw ng poste dito, kaya hindi maganda magpagabi, hindi siya safe. Then yung mga nasa paligid dito, factory na kasi. Although may mga yan, may mga ano. Ano yun? Nakinabahan ako. Hindi ko alam kung ano yun. Ay, no, kita niya yan. Yung ano na yan. Nasa gitna na siya halos kasi makitid lang yung daan. Yung jeep. Tignan nyo, lumalagpas na siya, diba? Makitid lang talaga kasi. So, yun lang na may napansin ko dito. Kaya, doble ingat kayo pag nandito kayo. Tapos may mga nakapark pa sa gilid-gilid. Yung mga tricycle na yan. Kaya mas lalong umaano, nag kumakain ng kabilang linya yung mga sasakyan. So, yun lang muna. Wala na ako maibang may dadagdag pa. Yun ay ano lang, pangkaligtasan. Tagaytay na tayo, tagaytay na. Pero inabot na tayo ng gabi, oh. Inabot na tayo ng dilim sa daan. Sana hanggang dulo, ano, may ilaw ba ng poste? Hindi ko kasi napansin ganin eh. Sana may ganyan-ganyan hanggang dulo. Tagaytay, patagaytay na naman eh. Meron pa akong 3 oras para makauwi ng bahay. Masyado kasi tayo nag-enjoy doon sa pinuntahan natin. Kaya, ayan. Sarap kasi mag-selfie talaga eh. Mukhang di na tayo makakatambay ng Twin Lake. Sobrang gabi na. Tignan natin kung sang SB na lang tayo. So mag-SB talaga. Gusto ko lang i-treat yung sarili ko. May makakasabay naman tayong writer. Kaya hindi tayo masyado nag-aalala. So yun lang, in-update ko lang kayo. Ride safe sa akin at sa kanila, ride safe. Yun o, wala nang ilaw sa poste o. Bukod tayong ilaw ko na lang. Ayan, meron na. Kanina, alas wala na eh. Ayan, 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 wala nang ilaw o. Yun, meron pa, may tindahan eh. Ayan, meron na. Kanina parang walang ilaw eh. Headlight ko na lang ilaw, ngayon meron na, ang dami na. Look! Grabe! Matumba! Nasa Dasma na tayo guys! Dasma na! Grabe! 2 oras pa! 2 hours! Bahay na tayo! Dasmariñas! Nakita tayo natumbang ano to, kaya pala traffic, natumbang buhangin ng truck. Nakatumbang ano, truck, sabay yung lamang buhangin pala. Nadiktad ko pa. Tare ng Dasma, maliwanag. Pang ano, pang nightlife. Maganda, maganda. Kasi naman nakaisip maglagay ng mga parol na yan. Brilliant. Maliwanag. At saka ang ganda sa mata. Ang ganda makita. Dasma tayo guys ha. 2 hours pa bago tayo makauwi. Grabe no oras no. 7:40. Umalis ako ng bahay. Umalis ako ng bahay ng 7. Alam ko 7. Tapos nakarating ako doon parang 12 na. Ay hindi, ano pala 2, nakarating ako doon 2. Kasi nag-stopover nga ako para kumain. Nag-lunch ako, tapos nag-stopover ako kasi bigla ko inantok after kumain, tapos biyahe.
umalis ako dun 4. Ngayon sabi sa Google Map makakarating ako 9:30. Pero yung biyahe talaga is kanina sabi ni Google Map 4 hours and 51 minutes. Eh mabagal pa tayo. I mean takbong 6 tayo eh. Kaya ayan natatadagan yung minuto. Pero okay lang. Basta safe tayo. Walang problema. Dadas pa oh. Thanks. So yun lang muna. Update ko kayo pag nasa na tayo. Malapit na 2 hours. So yun lang, ride safe ulit sa akin. Ride safe, huwag sana umulan. Huwag din ako antukin. Yun lang. Ito na guys, nasa ano na tayo, Mackenlie. Safe na to, malapit na ako sa bahay. Mga ano na lang te, kung doon ako nagkakamali, 10 kilometers na lang. So, sobrang lapit na noon, mga 15 minutes to 20, nasa bahay na ako. So, dito ko natatapusin to, pero bago ang lahat, shoutout po muna sa mga sponsor ko, Imprint Custom, pati ang Shipa Philippines and Somjin Somjin. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa akin. Sana po tuloy-tuloy lang po tayo. At God bless po sa inyo. Sa mga viewers ko dyan, maraming salamat sa mga nag-alala sa akin. Sa mga naghanap, thank you rin po. Sa mga sumusubaybay, thank you rin po. At sa mga ano natin dyan, sa lahat ng subscribers natin, maraming salamat po. So hanggang dito na lang po. See you na lang po next vlog. Ride safe po palagi sa atin. And lagi po tayo mag full face. Full face po. Kahit nasan tayo. Full face lang. Good night!